Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH nagbabala laban sa masamang dulot ng oil spill sa kalusugan. Halos 1,000 pampublikong paaralan, suspendido ang pagbubukas ng unang araw ng klase. Higit 5,000 flood control projects target ngayong taon. PBBM aprubado ang higit sa 6.3 trillion pesos na budget para sa 2025. Sektor ng agrikultura ikinatuwa ang aprubadong bakuna para sa African swine fever. Bagcor at ilang ahensya ng gobyerno nagsimula na sa pagsawata ng mga pogo sa bansa. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita ngayong Linggo, nagbigay paalala ang Department of Health o DOH ukol sa maaaring maging masamang dulot ng oil spill sa kalusugan ng tao. Ayon sa ulat, ang oil spill ay maaaring makapinsala sa mga tao sa maraming paraan, kabilang dito ay sa pamamagitan ng direktang pisikal na pakikipag-ugnayan, kontaminasyon, pagkasira ng food sources at habitats, at sa ilang mga kaso, mga problema sa reproductive health. Saad ng DOH, siguruhing maging updated sa mga pinakabagong balita ukol sa oil spill, lalo na ang mga taong malapit sa apektadong lugar. Agad namang humingi ng tulong medikal sa pinakamalapit na health facility o healthcare professional kung nakakaranas ng anumang sintomas mula sa oil spill. Babala naman para sa mga mamimili, pinag-iingat ng Food and Drug Administration o FDA ang publiko laban sa pagbili at pagkonsumo ng mga pekeng tableta ng paracetamol. Sa mga litrato ng United Laboratories Incorporated o Unilab, kinumpirma nila ang pagkakaiba ng tunay na produkto at pekeng gamot sa kulay, pattern ng packaging ng foil, material ng foil at mga nakaprint na marka na magdudulot ng potensyal na panganib o pinsala sa kalusugan ng mga mamimili. Ipinagbabawal ang pag-angkat at pagbebenta ng mga pekeng gamot sa ilalim ng Republic Act No. 9711 o ang Food and Drug Administration Act of 2009, gayon din ang Republic No. 8203 o Special Law on Counterfeit Drugs. Hindi muna tuloy ang pagbubukas ng klase ng ilang pampublikong paaralan sa bansa dahil sa pananalasa ng bagyong Karina. Ito ay dahil kailangan pang ayusin at linisin ang mga silid-aralan na binaha. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Ayon sa inilabas na listahan ng Department of Education nitong kamakailan lang, 979 na public school ang suspendido ang pagbubukas ng klase sa panibagong school year. Ito ay dahil pa rin sa naging epekto ng bagyong Karina sa bansa. Ilan kasi sa mga paaralan ay lubhang nasira, ang iba naman ay pinasok ng baha, kaya naman kailangan munang ayusin at linisin ang mga ito. Bukod pa rito ay karamihan din sa ginamit na mga evacuation center ay ang mga paaralan. Ayon kay DepEd Secretary Sunny Angara, ang pagpapaliban ng pasok sa ilang mga paaralan ay upang mabigyan ng panahon upang ma-rehabilitate ang mga classroom nito. Pinakamaraming public school ang naantala ang klase ay sa Region 3 na mahigit 400. Sumunod dito ang NCR na may higit 200 paaralan. Sa Calabarzon naman ay 67 paaralan. Pagtitiyak ni Angara, hindi naman pipilitin ang paaralan kung hindi pa talaga ito handa sa pagbubukas ng klase. Samantala, ilang eskwelahan din ang nagsuspende ng klase matapos maglabas ng thunderstorm advisory ang pag-asa sa Metro Manila, Rizal, Cavite, Quezon, Batangas at Zambales. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network.
Sa pagsisimula ng klase ngayong linggo, sinabi ni Education Secretary Sonny Angara na naging maayos ang pagbubukas ng mga eskwelahan maliban sa mga paaralan na naapektuhan ng sama ng panahon. Sa kanyang pagbisita sa ilang paaralan, nagpapasalamat naman si Angara sa bayanihan ng mga guro, estudyante at komunidad upang mairaos ang pag-uumpisa ng klase. Sa tala, nasa 20,598,072 na mga mag-aaral ang naka-enroll para sa akademikong taon ng 2024 hanggang 2025. Sa ibang balita, nasa mahigit 5,000 bagong flood mitigation projects ang target na maipatupad sa buong bansa ngayong taon. Ito ay ayon sa hangarin ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa kabila ng mga batikos sa umano'y palpak na mga flood control projects na nagdulot ng matinding pagbaha sa Kamaynilaan at ilan pang lugar. Depensa ni DPWH Secretary Manuel Bonoan, ito ay dahil sa humigit na sa kapasidad ang populasyon sa Maynila kung saan limitado na lamang ang espasyo. Matatanda ang ibinida ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikatlong talumpati na nasa higit 5,500 na flood control projects ang tagumpay na ipinatayo simula taong 2022. Nanindigan naman ng Department of Transportation o DOTR na magpapatuloy pa rin ang programang modernisasyon sa mga pampublikong transportasyon bagamat nais itong isuspindi ng ilang mga senador. Makibalita kay Daniza Lopez. Matapos maghain ng resolusyon si Senate Committee on Public Services Chairperson Senador Rafi Tulfo na isuspindi muna ang Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP, ay nanindigan ng Department of Transportation o DOTR na hindi nito ihihinto ang programa hanggat hindi iniuutos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang Senate Resolution 1096 na ito ay pinirmahan ng 22 senador maliban kay Senadora Risa Hontiveros. Nakasaad sa resolusyon na dapat maigi munang pag-aralan ang epekto ng programa kaya dapat na ipagpaliban muna dahil na rin sa inanaing ng mga chuper at transport operators. Payag naman ni Transportation Undersecretary for Road Safety, Jesus Ferdinand Ortega, maraming transport group ang sumusuporta sa programa. Nananatili naman ang desisyon ng DOTR na ipagpatuloy ito hanggat walang direktiba ng Pangulo na isuspindi. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, hinahangad ng Pilipinas na mapalaya at mapauwi na ang mga may sakit na Pilipinong marino na hostage pa rin ng Houthi. Ito ay dahil sa nararanasan ng sintomas ng sakit na malaria ng mga Pinoy batay sa memorandum mula Department of Foreign Affairs na kinumpirma ng Honorary Consul sa Yemen na si Muhammad Saleh Al-Hamal. Nakasalalay pa umano sa external decision ng gobyerno ng Sana'a sa Yemen ang pagpapalaya sa mga tripulanteng Pinoy. Sa kasalukuyan, sinusuportahan naman ng Sana'a ang medical na atensyon na kailangan ng mga Pinoy seafarer. Susunod sa News Force. Pagbabawa sa security personnel ni Vice President Sara, walang halong politika tugon ng mga kongresista. Sektor ng edukasyon, trabaho at kalusugan, prioridad sa 2025 National Expenditure Program. BFAR nagbabala sa panganib na dala ng mga isda mula sa mga lugar na nakitaan ng oil slick. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.
Higit sa 6 na trilyong piso. Yan ang tinatayang halaga ng budget ng bansa para sa darating na taong 2025 na aprobado na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Tunghayan ang balita ni Jade Buhoy. Para sa budget ng susunod na taon, inilaan at aprobado na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang higit sa 6 na trilyong piso. Ang Pangulo ay nagsumite na kay Budget Secretary Amena Pangandaman kung saan ang kalihim ang naglatag ng pagmungkahi sa budget maging sa mga kaugnay na dokumento nito sa harap ng Kongreso. Ayon naman kay House Speaker Martin Romualdez, handa na ang Kongreso sa pagpasa nito. Aniya, sisiguraduhin nilang sapat ang pondong kanilang ilalaan para matugunan ang mga programang pang-ekonomiya sa bansa. Para sa taong ito, ang iminungkahing budget ay higit sa halos 6 na bilyong piso kumpara sa kasalukuyang taon na may halagang higit sa 5 trilyong piso. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Sa iba pang balita, bagamat nagkaroon ng agam-agam sa pagbawas sa bilang ng security personnel ni Vice President Sara Duterte, nilinaw ng mga kongresista na wala umano itong halong politika. Ang buong dahilan tutukan sa balitang hatid ni Jade Buhoy. Matapos mabawasan ng Philippine National Police o PNP ang bilang ng security personnel ni Vice President Sara Duterte, pumutok naman ang isyong namumulitika umuno ang ahensya sa kampo ng Vice Presidente. Ito ay matapos magpahayag si VP Sara ng kritisismo kay PNP Chief General Romel Marbil dahil sa naganap na pagbabawas ng personnel, kung kaya't nilinaw ng ilang mga kongresista na wala itong bahid ng politika. Ayon kay Manila Representative Ernex Janicio, ang PNP ang may hawak sa detalye ng bilang ng kapulisang ide-destino sa bawat trabahong kanilang ginagampanan. Huwag yung puro politika. Konting galaw, isisisi agad. Konting nangyari, lalagyan ng malisya. There's presumption of regularity na ginagawa ng PNP yung tama. And they're not political institutions. They are for the peace and order of not just politicians, but for the peace and order ng mamamayang Pilipino. Dagdag pa niya, hindi ito pamumulitika dahil sinusuportahan ng kapulisan ang proteksyon na naayon kay VP Sara. Paglilinaw naman ni Deputy Speaker David J.J. Suarez, nagpahayag na ang Presidential Security Command na wala silang kinalaman rito at ang nasabing pagbawas ay base sa recall order ng PNP. Number one, I think the PSG has just issued a statement that there should be no concern with regards to the protection of the Vice President. Number two, I've been following the issue at base naman po sa statements ng PNP. May basis po sila dun sa recall order. And again, the basic premise is the protection of the Vice President. And I'm sure the PNP and the PSG will be steadfast in making sure that nothing untoward will happen. So it's nothing more than that. I think, you know, we're just making a mountain out of a molehill. Tugon naman ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barber sa isyung ito, nararapat nang matigil ang nakaugaliang pag-agwardya ng mga pulis sa politiko dahil aniya ang tungkulin ng mga ito ay magpanatili ng kaligtasan ng pamayanan. Dapat yung ganung kultura mawala yun eh. Diba? Because the PNP has stated, mas kailangan ang visibility ng police dun sa mga area where crimes are prevalent, where crimes are ika nga, nangyayari. Diba? O ngayon, securing politicians is also one of the task of the Philippine National Police. But in this case, we cannot tag along everybody we want to tag along everywhere we go. Bahagi pa ni Suarez, ang pangyayaring ito ay may posibilidad na alinsunod ito sa reformasyon ng kapulisan bunsod ng bagong pinunong na iluklok rito. Let's just allow the PNP to do their necessary reform agendas and reorganization. Naintindihan naman natin that we have a new Chief PNP, and I'm sure the task is very heavy on his shoulders.
to address the issues confronting the Philippine National Police. So let's give him a few months and the opportunity to implement his reform program. So siguro bahagi din po ito sa kanyang pinatutupad na reforma para ayusin ang ating kapulisan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Binalaan ni Senator Sherwin Gatchalian si Attorney Harry Roque na posible siyang ipasite in contempt. Ito ay matapos ang naging sagutan nila ni Senator Risa Hontiveros sa pagdinig ng patuloy na imbestigasyon ng Senado sa ilegal na operasyon ng POGO. Ayon kay Gatchalian, nararapat na galangin ni Harry Roque si Senator Hontiveros bilang chairperson. Agad naman na humingi ng paumanhin si Roque. Naging mainit ang sagutan sa Senado dahil sa patuloy na pagtuklas ng pagkakasangkot ni Roque sa mga ilegal na POGO. Sa iba pang usapin, nagpahayag ng pagkatuwa ang sektor ng agrikultura matapos i-anunsyo ng Food and Drug Administration o FDA na mayroon ng magagamit na bakuna para sa African Swine Fever. Ayon kay Agricultural Alliance Sector of the Philippines o AGA Party List Representative Nicanor Briones, magandang balita ito upang maiwasan na ang mga pinsala at epekto ng ASF sa hanap buhay ng agri-sector. Matatanda ang inanunsyo ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel na magsisimula na itong mamigay ng bakuna sa ASF sa mga lugar na talamak ang kaso nito. Panawagan naman ni Congressman Briones, isunod na ang bakuna upang maiwasan naman ang bird flu. Makaraang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikatlong State of the Nation Address na ipagbabawal na ang mga pogo sa bansa, ay patuloy naman ang pagtitiyak ng ilang ahensya ng gobyerno na umuusad na ang proseso sa pagsasawata sa mga ito. Ang detalye tunghayan sa ulat ni Princess Castro. Kamakailan lang ay tiniyak ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na inumpisahan na ang proseso ng pagsawata sa mga Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa bansa. Ito ay ayon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na kanyang binanggit sa kanyang ikatlong State of the Nation Address o SONA na tuldukan na ang operasyon ng mga POGO sa bansa. Katuwang ng PAGCOR sa prosesong ito, ang Department of Labor and Employment o DOLE, Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, Bureau of Immigration o BI, at Department of Justice o DOJ. Kaugnay nito ay nagkaroon ng pagdinig sa Senado kamakailan kung saan sinabi ni PAGCOR Chairperson at CEO Alejandro Tengco na tatalakayin nila simula ngayong araw katuwang ang DOLE hinggil sa aksyon na gagawin sa nasa 40,000 manggagawang maaapektuhan sa pagsasara ng mga POGO. Kasunod nito ay magkakaroon din ng pagpupulong sa Webes sa panig ng DOJ. Anya, layo ng nakatakdang pagpupulong na ito na makabuo ng guidelines kung paano gagawin ang pagpapasara ng mga POGO hanggang sa katapusan ng taon. Ayon kay Tengco, sa ngayon ay nasa 44 na POGO o Internet Gaming Licensee o IGL na lamang ang mayroong lisensya at wala na silang nabigyan ng mga bagong lisensya. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Edukasyon, trabaho at kalusugan. Yan ang mga aasahang prioridad para sa national budget sa taong 2025. Narito muli si Princess Castro para sa balita. Agad na uumpisahan at hindi i-delay ang deliberasyon at pag-uusisa sa proposed budget para sa taong 2025. Yan ang tiniyak ni Majority Leader at Zamboanga City 2nd District Representative Manuel Dalipe nitong Martes.
Isa sa mga pangunahing prioridad sa National Expenditure Program sa taong 2025 ay ang sektor ng edukasyon, trabaho at kalusugan. Ito ang ibinahagi ni Majority Leader Dalipe nitong Martes sa isang media forum sa Kongreso kung saan ang 2 bilyong pisong kabawasan sa Confidential Intelligence Fund ay makakapaghatid ng dagdag pondo sa ibang layunin gaya ng job creation, yung dagdag sa ayuda, AIX, TUPAD. So that increase in the Confidential Intelligence Fund is a welcome news for us that we may be able to add it also for other programs of government, specifically yung ayuda sa ating mga mamamayan na nangangailangan. Sa kabilang banda ay pinuri ng mga kongresista ang maagang pagpasa ng Department of Budget and Management sa ilalim ng Administrasyong Marcos ng proposed budget para sa susunod na taon. By next week, without any delay, we will start with the budget briefing of the 2025 National Expenditure Program. So the Committee on Appropriations under Committee Chairman Saldico will start the briefing and we will start it with the DBCC, the Department of Budget and Management, the Secretary of Finance and all other agencies which were tasked and mandated for the creation of the budget will be present. So we will not anymore delay things. We are eager to start deliberation and the members of the House are ready to scrutinize the proposed budget of the Executive Department presented by President Bongbong Marcos. Dahil dito, kumpiyansa rin si Dalipe na bago pa man ang congressional break sa buwan ng Oktubre, ay maipasa na nila ito sa Senado. Target umano nila na matapos ang deliberasyon sa Kongreso sa 3 hanggang 4 na linggo ng Setyembre. Samantala, tiniyak naman ni Dalipe na walang ititigil na hearing ngayong taon. I don't see it a challenge because if you observe during the Committee on Appropriations hearing, sa sobrang haba ng listahan, may congressman naghihintay ng 3 oras, nakaupo lang, walang ginagawa. So, it's a matter of time management. Instead of sitting there na 3 hours na magrereklamo siya, naghihintay siya sa sobrang dami-dami ng mga congressman na gusto magtanong, we can also do other work with other committees and spend those time by hearing the other measures, especially yung mga investigation. And they can just shuttle back and forth between the committee rooms. Bukod sa tamang pamamahala ng oras ay isang malaking tulong din umano ang mga bagong espasyo sa bagong tayong building sa Batasang Pambansa Complex kung saan maaari nila itong magamit bilang committee hearing rooms para sa ongoing hearing sessions tulad ng drugs, budget, POGO at iba pang importanteng issue na nangangailangan ng masusing pagtatasa at pag-uusig. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Nitong kamakailan lang ay rumesponde ang Philippine Coast Guard o PCG sa insidenteng kinasangkutan ng paglubog ng isang sasakyang pandagat sa katubigan ng barangay Cabcaben sa Mariveles, Bataan. Kinumpirma ng PCG ang presensya ng lumubog na barko matapos tumungo ng 3 44-meter Coast Guard vessel sa katubigan. Agad nagsagawa ng paunang pagsusuri ang mga tauhan nito at tinukoy ang pagkakakilanlan ng barko bilang MTKR Jason Bradley. Samantala, sa kasalukuyan ay patuloy ang diving operations upang matukoy ang kalagayan ng lumubog na sasakyang pandagat. Kaugnay nito, babala sa publiko, huwag nang ikonsumo pa mga isda na galing sa mga coastal area na nakitaan ng oil slick dahil ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, panganib ang dalanto sa kalusugan ng tao. Atin niyang lubos pang alamin mula kay Daniza Lopez. Pinag-iingat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR
ang publiko ukol sa pagkonsumo ng mga isda na galing sa coastal areas na mayroong kalat ng langis sa oil slick kung tawagin mula sa lumubog na MT Terra Nova. Ayon sa BFAR, hindi ligtas kainin ang mga isda na apektado ng oil spill dahil posibleng food poisoning ang dala nitong panganib. Kaya't ganoon na lamang ipinatupad ng lokal na pamahalaan ng Bataan ang fishing ban sa lugar. Patuloy naman ang pagsusuri na fish sampling ng BFAR sa Central Luzon, Calabar Zone at National Capital Region o NCR upang matukoy kung apektado ba ang baybayin sa oil spill. Sa ganitong pagsusuri ay malalaman din ng BFAR kung ligtas bang kainin ang mga pagkaing dagat sa lugar dahil dito malalaman kung kontaminado rin ang mga ito. Lumabas naman sa resulta na mayroong kontaminasyon ang mga isdang nakuha sa Noveleta at Rosario, Cavite, habang ligtas naman sa petrochemicals ang mga pagkaing dagat na nakuha sa Tanza, Cavite City at Naik. Bilang tugon naman sa pagbabantay na hindi makarating sa mga palengke at merkado ang mga kontaminadong isda, ay isinasagawa rin ng BFAR ang market inspection. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Babagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, DOH nagbabala laban sa masamang dulot ng oil spill sa kalusugan. Halos 1,000 pampublikong paaralan, suspendido ang pagbubukas ng unang araw ng klase. Higit 5,000 flood control projects target ngayong taon. PBBM aprubado ang higit sa 6.3 trillion pesos na budget para sa 2025. Sektor ng agrikultura ikinatuwa ang aprubadong bakuna para sa African swine fever. Bagcor at ilang ahensya ng gobyerno nagsimula na sa pagsawata ng mga pogo sa bansa. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/onemedianetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.